mga sano. Ang lulutuin ko ngayon ay ginisang gulay, sari-saring gulay na nilalako lang ng aming kapitbahay. So, bumili kami, kaya lulutuin ko, gisado. So, stay tuned. Simpleng-simple lang yung mga ingredients nito. Ayan, napakasimple lang ng ingredients itong gulay na gigisahin natin. Simple yung bawang, saka yung sibuyas, pula, at saka yung panggisa natin. So, ayan, napabasa niyo man. So, yan lang yun, ganyan lang yung kasimple mga sano. So, ang una kong gagawin, hihimayin ko, isiparit ko yung mga matagal maluto sa yung mga matitigas. So, hindi ko ito sabay-sabay na ilagay. Siguro may mga interval para balance yung pagkaluto ng mga gulay. So, ayan, unang gagawin natin, mag-iinit tayo ng mantika para sa ating gisa. Ayan. Siyempre kasama sa ingredient, tubig. May nakikisali. So ayan, ito na po yung hinimay ko, siniparit ko yung mga matitigas na gulay. So yung unang isasalang natin pagkatapos natin mag-isa ng mga spices. Ayan ito. So ayan, nahin natin yung bawang. Bango. Okay, sunod natin yung bawang. Ay, yung sibuyas, pula. Ayan, tuloy-tuloy lang yung pwede ng sangkot siya ng mga sangkap. So, pwede na yan. So, iuna natin tong sayotis at saka yung carrots, yung mga matitigas, yung mga matagal maluto. Ayan, ganun lang kasimple. Haluin lang. Bango. So, mamaya na natin ito ilalagay pag na masalang na natin lahat. So, pandagdag lasa na rin, lagyan na natin ng daon ng sibuyas. Sayang din to eh. So yan, lalawin lang. So, lagyan natin ng tubig. Tutulong siyang mapalambot itong gulay. Hindi siya kailangan malambot na malambot. So, sa puntong ito, pa-puloy lang natin siya ng mga ilang minuto. Kaya chachap natin tong kunting dahon ng sibuyas. Yan, halo na rin lang natin.
Ayan mga sanok, pwede na siya. Pwede nang ihalo natin to lahat. Ayan, kasi nauna naman siya ng konti, so sabay-sabay na yan. Okay. Tsaka ito. Ginisang gulay. Sa para may kunting sabaw. Ayan. At kung lagyan natin ng paminta, ground black pepper. Huwag tayo maglagay ng asin. Lagay natin itong oyster sauce. Kunti lang. Saka kunting tuyo. Para hindi natin maglagay ng asin. Alright. Yun, parami yata. Colorful. Yan lang natin siya ng ano, konti. Takpan natin para hindi malalabas yung ano, yung moist. Tsaka magmo-moist siya para tulong na rin sa paglambot. So ayan, sisilipin natin kung ano lang, oh, makulo na. Wow. Yung iba, pwede rin lagyan ng pansit. Pwede nang lagyan ng karne. Pero ngayon, wala tayong karne na nilalagay. Purely vegetables to. Para naman makabawi. Tingnan. Man natin. Tamang-tama lang. Manamis-namis. Tamang-tama lang yung alat. Hindi tayo naglalagay ng asin. Sa puntong ito, pwede na siya. Luto na siya. So, yung carrots, nananatili pa rin medyo crispy. Dapat hindi siya masyadong malambot. So, since alas 12 na, so tamang-tama yung tempo ng pagluto natin. So, yan mga sano. Yan yung tanghalian namin. So, don't forget to subscribe at abangan niyo yung mga parating ko pang mga video. So, thank you.